Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon. Tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Diyos. Dapat din sila mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon, isang parehas na bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Ngayon, sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong iyon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niyan nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ng batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapapayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinasabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Mariyang ina ng bata, "Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya ng hirap nila at kanilang sasalungatin. Kaya mahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao. Ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo." Nang matupad din na Jose at Maria ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan sa Nazaret ng Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata. Napupuspos siya ng karunungan at sumasaka niya ang kagandahang loob ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tulong sa lahat ng pamilya sa buong daigdig. Itinalagang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose ang araw ng Linggo sa loob ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pinaiigting ng pagdiriwang na ito ang ating pagninilay sa misteryo ng pagkakatamang tao. Nakatutok tayo sa anak ng Diyos na naging bahagi ng pamilya ng sangkatauhan sa kanyang pagiging tao at pakikipagpanahanan sa atin. Sa pamamagitan naman ni Jesus, ating kapatid, naging kapamilya din tayo ng Diyos. Ano ba ang tinuturo sa atin ng Ebanghelyo sa pagdiriwang sa araw na ito? Kung ipinakita ng banal na mag-anak na lumikas upang matakasan ang maitim na balak ni Haring Herodes sa salaysay ni Mateo, kaiba naman ang naging takbo ng kwento ni Lucas. Ang mapayapang pagdadala ng sanggol na si Jesus sa templo upang iharap sa Diyos ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, ipinakita si Jose at Maria bilang mag-asawang tapat sa tradisyon at kinagisnan gawi ng kanilang lipi. Pero kung pauna sa hirap at sakit na daranasin ni Jesus ang kwento ni Mateo ukol sa nakaambang panganib at ang kasunod na pagtakas sa Ehipto, hindi rin naman nalalayo ang tema ng kwento ni Lucas. Sa tagpo ng templo, iniharap din ni Lucas ang tema ng pagsalungat at pag-uusig kay Jesus. Nalahad na si Jesus ang tanda na sasalungatin ayon sa propesiya ni Simeon at magiging dahilan ng pagbagsak at pagbango ng marami sa Israel. Ito ang magiging sanhi kung bakit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso ni Maria. Nagdala ang kapanganakan ni Jesus ng balita ng kagalakan. Ngunit tulad ng tabak, humihiwa din sa kaluluwa at puso ang salita ng Diyos. Natamo ang kaligtasan sa kapanganakan, pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Isang misteryo
ng mabatha ng pagkilos sa kasaysayan ng tao. Sapagkat nagtagpo sa banal na mag-anak ng Nazareth ang pag-asa at takot ng bawat panahon, naging tunay silang huwaran at bukal ng kaginhawaan para sa lahat ng pamilya sa buong daigdig. Pinaliwanag ni Papa Juan Pablo II kung bakit paano. It underwent trials of poverty, persecution, and exile. It glorified God in an incomparably exalted and pure way. And it will not fail to help Christian families. Indeed, all the families in the world to be faithful to their day-to-day duties, to bear the cares and tribulations of life, to be open and generous to the needs of the others, and to fulfill with joy the plan of God in their regard. Dumaan sila sa pagsubok ng kahirapan, pag-uusig, at pagkatapon sa ibang bayan. Nagpuri sila sa Diyos sa di may pagkukumpara at dalisay na paraan. Hindi nila bibiguin sa pagtulong ang lahat ng Kristiyanong pamilya, sa katunayan ang lahat ng pamilya sa daigdig, upang maging tapat sila sa pang-araw-araw na tungkulin, upang madala ang pagmamalasakit at hirap sa buhay, upang maging bukas at mapagbigay sa harap ng pangailangan ng kapwa, at upang ganaping may galak ang plano ng Diyos para sa kanila.